Hi, travel buddies. So, ngayon, punta tayo ng San Guillermo Parish Church. Located siya sa Bacolor, Pampanga. So, papasyalan natin siya, i-vlog natin siya. Titingnan natin kung anong history niya. Kasi ito yung church na half na lang siya. Na nilubog siya ng lahar. Noong 1991-1995. So, tara, samahan nyo ako. Pasyal tayo. So guys, alam niyo ba yung San Guillermo Parish Church? Tinayo siya noong 1576 by the Augustinian Friars. Then imagine, gano'n na siya katanda, gano'n nakatagal yung church. Sa dami na ng mga pinagdaanan ng mga kalamidad. From the earthquake to lahar, then late lang yung earthquake ulit na tumama sa Pampanga. So grabe. Imagine 2019, tayo ngayon. From 1576, 400 years old na siya. 443 exact. To be exact. So, ganun siya katanda. So, ngayon, pagdating natin doon, malilibot natin buong church. Sana pagdating natin doon, maliwanag pa. Okay, guys? Pag-pray niyan, sana maliwanag pa. Para mas makita natin yung ganda ng church. Okay? And sa pagkakaalam ko, yung first parish priest nila, si Father Diego de Ochoa. So, siya yung founding priest ng San Guillermo Parish Church. So, hindi ko pa din ma-imagine na ganun na siya, ganun nakatagal yung church na yun. Pero grabe, pag nakita nyo siya, half na lang siya. As in, 12 meters yung natabunan niya. Makikita natin lahat yan. Then lahat ng questions natin, masasagot ka mamaya. Then guys, in 1880, to be exact, nagkaroon ng isang malakas na earthquake na diba yung church. Then, na-rebuild siya noong 1886 by Father Eugenio Alvarez. Then, September 1995. So dun nagkumpisa yung dun nag-flow yung lahar galing sa Pinatubo, yung sa slope ng Pinatubo. Na sobrang binaon yung kalahati ng church. Yun yung noong June 15, 1991. Buong mundo, naging history yun ng Pilipinas na nung sumabog ang Mount Pinatubo. So 1991 yun, then yun nga, nag-flow yung lahar galing dun sa slope noong 1995. Na nag-cause ng pagkabaon ng kalahati ng church. So, almost 50,000 families yung nag-evacuate nung time na yon. So, kaya din na-build yung mega dike. Para kung sakaling maulit yung pagputok ng Mount Pinatubo, dun na magpo-flow yung lahar. Para hindi na pumunta sa Bacolor. Ang daming na-damage na guys. Kasi ako taga Pampanga din ako. So, natatandaan ko yun eh. Noong 1991 na yon, yun yung time na kahit bata pa ako doon, natatandaan ko yung mga abo na bumabagsak. Sobrang dilim ng kalangitan kasi nga dahil doon sa ash na galing sa Mount Pinatubo. Hello mga kawigo. So malapit na tayo, 600 meters turn left. Sabi ni Google Map. So natiwala naman ako yung Google Map eh. So feeling ko hindi na ako iligaw. So matagal ko na siyang partner eh. 600 meters.
Okay guys, so nandito na tayo sa San Guillermo Parish Church. So touchdown na tayo. Siguro mga nasa 2 hours tayo nag-drive. So wala naman masyadong traffic bukod sa A. Bonifacio. Then, ngayon, kung gusto nyo pumunta dito, ano lang siya, 71 kilometers. So yun nga, mga 2 hours yung biyahe pag walang traffic. Then, napakadali lang siyang puntahan. So basta may Google ka, kahit saan makakarating ka. Okay, tara guys, punta tayo. Dito tayo ngayon guys sa San Guillermo Parish Church. So ayan, kung makikita nyo siya, lapit ko siya. So eto siya ngayon. So i-check natin mamaya kung open yung museum nila, kasi may museum nga sa loob, para makita natin yung mga lumang picture ng ano, ng church noon. So tara, samahan nyo ako guys. Let's go. Ken, kung po saan sir? Apo. Ito ka rin ba? Ako to. Apo. So ang talinin doon po kayo ng April, may damage siya ba yun? Sa loob may damage. Akala ko ngayon itong meron sa kaya itong simbahan. Porak yata yun eh. Sa porak si mas malakas. Oh, kay porak. Oh, parang parang din nga. Me. Oh. Asan? Ah, meron sa harap yun. Medyo check ko mamaya. Sige po. Pasok po muna ako. Apo. Kenny, Kenny. Apo. Ah, okay. Sige po. Thank you. Okay, thank you po. So guys, ito yung San Guillermo Parish Church. So, so medyo madilim lang siya ngayon. So, imagine 1576 yung simbahan na natayo. So, grabe. Sobrang tibay niya. Kahit makikita mo siyang ganyan na, ayan, matibay pa din siya. Kahit lumindol na. So, thank you sa ano, kay Lord na napapatibay niya yung simbahan na. Sobrang tagal niya na. So, yung mga lumang kampana. Okay guys, so pasok naman tayo ngayon sa museum niya. So meron siyang museum dito sa loob. So dito mo, dito ka pwede magbasa ng mga ano, nangyari, mga kasaysayan ng ano, ng San Guillermo Parish Church. And meron siyang yan, miniature. So yan. So guys, minsan dito may mga nagtataping din dito na nag-aara EBS or GMA. Tara, pasok tayo dito sa loob. Dito sa Paris. Ah, guys. Paris. So, grabe. Ang ganda na. Okay, dito ba? So, ito yung maganda. Yan. Ito yung mga lumang picture ng ano, ng simbahan. Guys, tingnan nyo noon. Nasa bubong na yung mga tao. Yan, ito yung 1995. Nung lumubog siya. Dahil sa lahar. Yan, kung makikita nyo, yan. Ganito siya dati. Ganyan siya kaganda. Nung hindi pa siya lumulubog. Tapos, ito na siya. Ayan, ayun yung altar niya. Kalahati. Sabi.
Okay guys, so dun nagtatapos yung WeGo travel vlog natin. Sa next episode natin, sana andyan pa rin kayo and mag-subscribe. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Then this is Archie Mercado, your WeGo travel vlogger.